Hi guys, welcome back to my channel. Ito yung segment natin na secret confession. So lahat kayo, pwede kayong magpadala ng mga hinanakit nyo, problema sa love or family or etc. So at least dito may mga madlang people na pwedeng magbigay ng mga advices. At ito yung first sender natin from Mindanao. So ito yung problema niya. So hi, magandang araw sa lahat at especially kay Bebe. Para mabigyan ako ng chance na ma-open up ang problema ko sa pag-ibig. Komplikado siya kasi abnormal love. Pero bago ko simulan, magpapakilala muna ako. Ako pala si Miss Makinis. Hindi ko tunay na pangalan, of course. Kasi lahat naman ng mga kaibigan ko, tinatawag akong Makinis. Kasi ang kinis-kinis ko naman. Okay. Maputi ako, maganda, at sexy, sabi nila. 31 years old na ako, single mom pala ako, at may anak ako sa dating boyfriend ko. Simula pa lang high school, may iba na akong pakiramdam na parang may mali sa feelings ko. Kasi naa-attract ako sa kapareha kong babae. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko naman sinasadya. May schoolmate ako na pareho kami ng feelings sa isa't isa. At masaya ako pagkasama ko siya. Naging nobyo ko si babae. Babaeng babae pala ako kung physical ang tingnan. So after ng high school, nagkahiwalay din kami. Kasi nasa malayo siya at ako nanatili sa probinsya namin. At that time din, wala pang Facebook. So walang komunikasyon. Nagkita na lang ulit kami nitong 2020, this year. Bumalik lahat ang mga kilig moments naming dalawa. Nagkabalikan ulit kami. Pero may problema. Hindi kami pwedeng magbalikan in public. Kasi may ka-live-in partner siya. Oo. Ako ang kabit. This time. May ka-live-in siya for 8 years. Ang tagal na, di ba? 8 years. Ngayon, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Nagdi-date kami patago. Nag-uusap kami patago para hindi mabuking na ka-live-in partner niya. Hindi rin alam ng mga magulang ko na ganito ako. Na babae ang gusto ko. Hindi ko alam paano ko sasabihin sa kanila. Ano ba ang gagawin ko? Please, kailangan ko ang mga advice niyo. So yan si Bebe, no? Si Bebe Makinis. So yan yung problema niya. So kung may mabuti kayong mga advices for her, comment down na lang kayo para mabasa niya yan. At saka, huwag naman yung harsh, ha? Kasi tao din yun, diba? So that's all for today. So yung mga magsisend ng mga letters nila, may email dyan sa comment section. So pwede nyo ang i-email dyan yung mga gusto nyong hinga ng mga advices. So see you for next episode. Thanks for watching guys. God bless you. Bye!